Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Kumusta po tayong lahat? Shout out kay Sir Willy Velasco na nag-iwan po ng katanungan dito sa ating comment section. Ano ang magandang tiyempo ng pagpapakain ng duck pellet sa umaga o sa hapon? Bakit po ito na itanong ni Sir? Rahil ay ang kanyang mga alaga ay meron na pong egg production at tinatanong niya kung ano ang magandang tiyempo ng pagbibigay ng duck layer pellet sa umaga ba o sa hapon sa kanyang inaalagaang itik na nagpo-produce na ng egg production. Bakit nga ba tayo nagbibigay ng duck layer pellet sa mga alaga nating itik? Kabila ng lahat na ang pag-aalaga natin ay nakapaghala katulad nito na nangingitlog. Nagbibigay po tayo ng duck layer pellet sa mga alaga nating itik kahit na nakapagala sila para mabuos ang kanilang egg production at lumaki ang sizing ng itlog ng ating mga alagang itik. At para ma-maintain ang pangingitlog ng alaga nating itik kapag ito ay kinukulang ang kinakain sa kabukiran. Dahil may mga panahon na hindi sapat yung nakukuha nilang pagkain sa pinapastulan po natin. Kaya nagbibigay po tayo ng duck layer pellet sa mga alaga natin para masustain natin ang kanilang egg production. Ano nga ba ang magandang tiyempo? Ito yung tanong ni Sir. Sa experience po namin, ang pagbibigay namin ng duck layer pellet sa mga alaga namin na nangingitlog before ay sa hapon pagkakulong ng ating mga alagang itik para yung mga hindi gaano nabusog na alaga natin na nangingitlog ay makuha pa rin po nila yung kabusugan na kailangan ng katawan nila para ma-maintain po natin yung egg production ng alaga natin. Ano nga ba ang disadvantage ng pagbibigay ng duck layer pellet sa mga alaga nating itik during rainy season? During rainy season, kapag overconsume tayo ng duck layer pellet sa mga alaga nating itik ay mararanasan natin ang pamumulag ng kanilang mga pakpak. Nanunuyo ang kanilang mga pakpak. Kaya kung magbibigay tayo ng duck layer pellet during rainy season sa mga alaga nating itik is very minimal lang, konti lang po para maiwasan natin ang pamumulag ng ating mga alagang itik at ma-maintain natin ang kanilang egg production. Isa ito sa disadvantage na naringgan ko sa isa nating kapwa nag-alaga ng itik based sa kanyang karanasan sa pag-aalaga at nagpapakain sila ng feeds ay kapag rainy season ay konti lang ang pagbibigay ng duck layer pellet para maiwasan natin ang paglulugon. Dahil ang observation ko sa pagpapakain ng duck layer pellet na puro nung tayo ay naka-fall tree, during rainy season na natatalsikan ang balahibo ng ating mga alagang itik ay namumulag sila. Yun po ang aking obserbasyon. Sa pure peats feeding na mauulanan ang itik at dito nasisira ngayon ang egg production ng ating mga alaga. Kaya sa pagalang itik na rainy season ang ating pagbibigay ng duck layer pellet ay gawin nating minimal lang, konti lang. Hindi yung sobra po yung feeding na ibibigay po natin para mabuos ang kanilang egg production. Dahil hindi rin po siya maganda sa alaga nating itik, mas maganda pa rin po yung natural na organic ang kanilang makakain during rainy season. At maganda po ang duck layer pellet during summer na mayroon pong egg production ng ating mga alagang itik. Kahit ibigay po natin ng sobra-sobra ay hindi po masisira ang egg production ng ating mga alaga.
Kadalasan po kasi ang pagbibigay ng Taclear pellet ay maganda po ito gawin during summer season dahil wala pong mga ulan na marananasan ang ating mga alagang itik at nabubus nito ang egg production ng ating mga alaga dahil during summer season ay medyo hirap po sa pastulan kaya nagmi-maintain ng Taclear pellet ang mga iba pong nag-aalaga ng itik na nakapagala para ma-maintain ang egg production ng ating mga alaga na nung mga panhong nag-top itlog din po kami ay ganun din po yung setup po namin. Magbibigay din po tayo ng Taclear pellet sa ating mga alaga. Bye! See you again on my next vlog!